Good afternoon mga paps. Welcome back again sa aking YouTube channel, Kuya Wills TV. Meron pong mainit na balita ngayon mga paps, no, na mas mainit pa sa sikat ng araw dito sa Saudi Arabia. At ang balitang ito mga paps, no, ay nanggagaling sa PhilHealth na kung saan naglabas sila ng memorandum para sa mga OFW na katulad ko na kung saan ay nagtatrabaho bilang isang waiter dito sa Saudi Arabia. At ito ngayong laman ng memo mga paps, no, ito yung PhilHealth Cellular Number 2020-0014. Premium Contribution and Collection of Payment of Overseas Filipino Members. So ayun nga mga paps, no, nakasaad dun sa memo na tayo ay inuutusan or inuobligang magbayad ng premium na kasing halaga ng 3% sa ating buwanang sweldo or basic salaries. At ang masaklap pa dyan mga paps, no, dahil kung hindi tayo makakabayad ay magkakaroon ito ng interest sa halagang 1.5% mga paps. Pag-usapan natin yung inilabas ng PhilHealth or yung bagong memo nila na inilabas para sa ating mga OFW or para sa katulad kong OFW na nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia. Para sa akin mga paps, no, napakalaking halaga na yan or napakalaking bagay na yung 3% na pinapatupad nila na kailangan natin na babayaran at ito ay mandatory talaga mga paps. So ayun nga mga paps, no, sa 7 years kong pagtatrabaho dito sa Saudi Arabia eh hindi naman na oras-oras or araw-araw na or malusog ang ating pangangatawan dahil alam naman natin na nakakapagod din yung trabaho namin dito at hindi naman lahat ng trabaho ay madali lang, so nagkakasakit din ako mga paps at humantong pa nga doon mga paps, no, na naoperahan ako sa tagiliran at nagpapasalamat na rin ako dahil yung company namin ay binibigyan kami ng insurance card na nagagamit namin sa tuwing kami ay nagkakasakit. So yung PhilHealth dito mga paps ay hindi po yan tinatanggap or hindi po namin nagagamit dito, kaya isa po ako dun sa mga umaaray dahil malaki po yung hinihingi ng PhilHealth, yun po yung 3% sa aming buwan ng sweldo. So bago ang lahat mga paps, isa-shout out ko muna yung mga taga PhilHealth. Ayan, shout out sa inyo, bravo! Anong akala nyo sa aming mga OFW? Mayayaman? Mapepera? Hindi po madali ang pagiging OFW at hindi po ganun kalaki yung sahod namin dito. Kaya sa inyong mga taga PhilHealth, sana naman bago kayo maglabas ng memo, sana pag-isipan nyong mabuti. Dahil sa hindi nga yung 3% sa aming mga sahod, napakalaking halaga na yun. Kulang pa nga yung sahod namin eh, para sa pamilya namin eh. Tapos ngayon babawasan nyo pa. Anak ng puta naman, no. Wala na ba talaga kayong maisip or makitang paraan para kaming mga OFW ang inyong pagdidiskistahan? Para sa akin, mali po yung ginagawa nyo dahil unang-una, kulang pa ba yung 2,400 sa loob ng isang taon na binibigay namin sa inyo bilang isang OFW na hindi naman namin nagagamit sa tuwing kami ay nagkakasakit dito. Dahil alam nyo ba, mga taga PhilHealth, dito sa bansang Saudi Arabia, lahat ng mga kumpanya dito ay nagbibigay sa kanilang mga empleyado ng insurance card para sa tuwing kami ay magkakasakit, yun ang ipapakita namin para kunti lang yung mababayaran namin. Tapos kayo, ganun-ganun lang, 3% pa talaga ha? Anong akala nyo sa amin mayayaman? Samantalang kami pag nagkasakit dito eh, hindi naman talaga namin mapapakinabangan yung PhilHealth card nyo eh. Diba? Kahit nga sa 7 years ko dito pagtatrabaho sa Saudi Arabia, nising kong duling eh, walang naitulong yung PhilHealth sa akin nung ako ay nagkasakit dito sa Saudi Arabia. Okay lang naman sana yung 3% na dagdag na hinihingi nyo sa amin. Kung kami ay magkasakit dito tapos pag-uwi namin ng Pinas eh, ma-reimburse namin lahat ng mga ginastos namin eh, okay lang sana yun kasi makukuha namin eh, wala eh. Ano? Diba? Sana naman PhilHealth, pag-isipan nyo munang mabuti. Huwag yung basta-basta kayong maglalabas ng memorandum tapos ang laki pa. So diba? Bakit? Nakukulangan pa ba kayo sa mga ninanakaw nyo? Ay, sorry for the words. Ninanakaw, sorry. Nakukulangan pa ba kayo? What the fuck?
So ayun nga mga paps, no, na nawagan po ako sa inyo na tayo po ay magtulungan upang mapansin ng ating gobyerno ang ating mga hinaing at tanggalin ang pang-aabusong ito. At tayo ay makiisa at lumagda sa petisyon para maitigil na ang pagigipit sa ating mga OFW. So ayun mga paps, no, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, syempre huwag mo kalimutang mag-subscribe para isa ka na sa mga paps ko. At syempre huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell notification below para maging updated ka sa mga bago kong upload na mga videos. So mga paps, thank you at God bless sa ating lahat.